Guys, una sa lahat, magandang hapon, magandang morning dyan sa lahat. At nandito tayo ngayon sa Royal Saudi Air Force. I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Ayan, grabe, ang lawak, ang lapad, ang taas. Nakakamangha talaga. Na-surprise ako dito, ang ganda. May nakalagay na God bless you. Saudi Airlines. Saudi Airlines po ata ito. Ito yung nakuha niya sa harap. Ang taas niya talaga, no? Mamaya dadaan tayo dyan sa ilalim. At pakita natin. Ipapakita ko sa inyo yung ilalim niya. Ayan guys, yung blower niya. Napakalaki. Kayang humigop siguro nito kahit tatlong tao kasi 'di ba pag paalis na sobrang lakas ng ugong nito. Dito tayo sa likod naman. Ayan yung pakpak niya. Ang laki talaga, grabe. Pero hindi naman nata to international. Ayan dito tayo sa likod, ayan yung buntot at mayroon din siyang pakpak dito sa likod. Wingspan. Ayan, yan yung parang ano rin, parang alam mo yung isdang pagi, yung likod niya ganito. Alam mo guys, sa sobrang taas nito, meron akong height na 5'10", pero hindi ko na kailangan yung muko sa sobrang taas niya. Yung 5'10 ko is meron pa siguro ng sobra dun. Ayan. Yung gulong. Ito naman yung gulong na nakikita natin kapag malapit ng mag-landing ang aeroplano. Ito yung biglang lumalabas. At yung ibang part ay hindi na natin alam. Al-Zalam Aerospace. Ayan, may dalawang ilaw din pala to. Ayan, may dalawang ilaw siya na malapit sa gulong. Ayan yung biglang lumalabas kapag malapit ng mag-landing ang aeroplano. Ang lupit eh, no? Galing at ayan, may dalawa pang ano. May dalawang Ayan guys, hindi ko alam kung anong exact location nito. Pero nandito siya sa ano, Eastern Ring Road. Kalagitnaan ng exit 9, exit 10 or exit 11 yung Royal Saudi Air Force. Ito wala na, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta lahat na makikita natin dito guys is mga sasakyang panghimpapawid at mga sasakyang pandigma nila. Mamaya abangan nyo at makikita natin yung mga sasakyang pandigmang panghimpapawid. Tapusin nyo lang yung video na to. Subaybayan nyo lang para makita nyo yung mga sasakyan panghimpapawid nila dito. Nakaali pa yung malunggay. Yan guys, eto yung luma guys. Yung alam nyo yung buntot ng aeroplano. Yung pinakabuntot niya talaga is ito yun, tinanggal. Yung pinakabuntot niya. Ganun, parang rocket. Tapos ito yung kadugtong neto. Ito yung kadugtong. Tignan natin dito sa likod. Yan guys, parang blower siya. Yan yung karugtong nun. Yung bandang ano ng aeroplano. Kaya kung makikita nyo guys, wait lang ha. Nawala. Yan yung kadugtong. Yan yun, yung kadugtong na ito. Is ito. Ito tingnan nyo guys, yung aeroplano na yan na naka-display. Yung naka-ano dyan. Ayun, wala na siyang buntot. Wala na yung buntot niya talaga. Ah, nandyan. Hindi ko alam kung saan galing to. Ito na guys, papasok na tayo dito sa mga ano nila. Sasakyang pandigma ang panghimpapawid. Eto, hindi ko alam, walang nakalagay kung anong sasakyan siya at kung basta wala siyang nakalagay at ito lang siya. Oh, wala na yung pit niya, tinira na.
At yan guys, ang susunod natin, yan yung tinatawag na Z130 Hercules. Ang Z130 Hercules guys ay ginagamit ng ating magigiting na sundalo for transportation. Nilalagyan na ng kanilang mga kagamitang pandigma. Manufacturing, United States of America, dimension, kaya na magbasa, power plant, performance, armament, non-armament, type, at weight, yan. At date, ayan, in service since 1965 till now. Yan o, ang laki, grabe. Lalaki pa ng mga LZ niya, ayan, may dalawang couple, nakakainit naman. Sana all may kasama, may kahawa kamay. Yan dalawang LZ yung lalaki. Guys, ang Z130 naman ay ginagamit ng ating magigiting na sundalo for transportation. Ito rin yung nilalagyan nila ng kanilang mga kagamitang pandigma. Kasi ito guys ay napakadaling gamitin siguro para sa kanila kasi hindi na kailangan ng malawak, hindi kagaya ng eroplano, kailangan pang kumuha ng buwelo. Ito pwede siyang lumipad na hindi kumukuha ng buwelo. Yan ang Z130, nagagamit din siya sa pagsagip at pagtulong sa mga nangyayaring malaking trahedya or kalamidad. Yan ang nagagawin ng Z130 at ito ang kabuhan niya guys, ang laki. Yan ang susunod naman natin guys is yung tinatawag na F-15 Eagle. Yan guys, manufacturing pa rin siya ng United States of America. Dimensions niya, yung power plant, performance, armament, type, weights, saka date. In service since 1985 till now, 1985. At ayan siya guys, grabe. Ito yung mga nakikita ko lang sa mga pelikula, sa mga movies. Pero ngayon nakikita ko na siya in personal. Isipin nyo guys yung dala-dala niyang rocket. Kapag binabagsak, napakalaki. Napakahaba. Sarap siguro makuha na niya yung pinakataas niya. Grabe, ang ganda talaga, promise. Dito naman tayo guys sa sinatawag na C-54 Skymaster. Wow, Skymaster. Manufacturing pa rin siya ng United States of America. No, galing naman. Power dimension niya, power plant, performance, tsaka yung armament, no armament, type, tsaka yung weights niya. Yun guys, hindi nakalagay kung anong since siya nagawa or kailan siya gumana. Ito siya guys. Yan siya guys. Grabe, kung kanina kulay brown yung yun. Ito naman kulay white. Grabe, sa ilisi pa lang. Ito, grabe. Ah, sakit! Chicken nyo guys, pati yung likod. Ah, grabe. Nagapo ako. Ayan yung likod niya guys. Yee-hee. Ayan guys, ito ang malapit. Pangalan palang Tornado na. Tornado EBV. Manufacturing siya ng Panavia Aircraft GMBX. Then ito, hindi na siya United States. Dimensions niya. Tapos yung power plant, performance, armament. Meron siyang armament guns. 2x27 in. Ayan. Yung pipe niya, all-weather twin engine, supersonic, weights. At guys, in service since 1986, halos katulad siya sa kanina. At ito siya guys. Yan, yan siya guys, grabe. Ganda. Sa totoo lang guys, grabe, sa pelikula ko lang nakikita yung mga ganito, pandigma. Ngayon nakita ko na siya in, personal na hawakan ko na siya kaya napakaganda ka na. Napakagandang experience ko. Ito yung susunod natin guys, kung tinatawag siya ay P6 Texan. Manufacturing siya ng pa rin, United States of America. Ito yung dimension niya, power plant, performance, saka yung armament niya is provision for patagal niya, type, weight. At in service from 1952 to 1955. Ilang years lang siya, no? Halos almost 3 years lang. At ito na siya guys. Ayan. Hindi lang natin siya malapitan guys. Kasi bawal pumasok. Hanggang dito lang tayo sa labas. Yan ang kabuhan niya guys. Pero ang ganda niya. Ang cute. Tapos kulay yellow pa. Favorite color.
susunod. V-26B Invader. Ito siya guys, manufacturing siya ng ano pa rin, United States of America. Yan yung dimension niya. Power plant. Performance. Armament. Type. Weight. And in service from 1955 to 1964 guys. At iyan sa guys. Hindi na rin siya natin pwedeng lapitan. Hindi natin siya pwedeng hawakan. Gawa ng meron na cover. Ayan. Pero ang ganda niya pa rin. Makapa pa rin natin ang malapitan yan. With 1.7 times zoom. And wide angle. Ayan. Ang susunod naman natin is yung Vampire FB-52. Manufacturing siya yung United Kingdom. Okay. Dimension niya. Power plant. Performance. Armament. Type jet fighter. Ayan yun. Ito pala yung jet fighter na tinatawag. Sa wakas nakita ko na siya. Wait. At guys, in service from 1957 to 1960. At ayan siya guys. Ang tiyat niya lang. Yan. Ang sarap pumasok. Ang galing. Ganda talaga ang tiyat niya. Tapos kahoy lang pala yung ano niya, no? Yung cover niya rito banda, oh. Kora. Ang galing. I have so much to say. I'm meeting out and back again. Will it always be this way? Yan, yan ha. Ang tawag na Vampire FB. Hindi po Facebook, ha. But FB52. Ayun guys, ang susunod is 86F Sabri. Parang wala siyang masyadong pakpak, ano. Yan, yung manufacturing by United States of America. Dimension niya. At ito naman yung power plant. Performance. Armament. Type. Weight. At guys, in service from 1958 to 1972. Ayan sa guys. Meron pala siyang pakpak. Parang hindi ko lang kanina. T33 na tinatawag. Manufacturing United States of America pa rin. Ito yung dimension niya. Power plant. Performance. Armament. Type. Two-seated. Weight. At guys, in service siya noong 1958 to 1972. Ayan siya guys. At ito yung katawan niya. Ayan ang katawan niya guys. Slowly count to 10. It's a worry about the dumb mistakes I'll probably make again. Oh, gusto ko nang pumasok. Kaso bawal talaga siya pasok. Kasi may mga skill. At ito naman guys ang Saudi Airlines, no? At nakasakay na rin ako dyan. Nung ako yung unang nag-abroad. Bawal pumasok pero pumasok na po ako. Ayan, Saudi Arabian. Yung kanina doon, hindi ko alam, Saudi Arabian din ata yun. Yung una natin ano, pinuntahan. Guys, pabagsak na yung araw. Ito guys, magmalapit ko, lightning. Siguro ang bilis nito, lightning, parang sigla. At manufacturing siya na, United Kingdom. Kanina, nakakadala ko lang United Kingdom, puro ang talaga. Dimension, power plant, performance, armament, type, weight, at guys, At ito na ata yung pinaka-cute na nakita ko dito guys. Yung seat na 172. Manufacturing siya na United States of America pa rin. Dimension niya. Power plant. Performance. Armament. No armament. Type. Weight. And in service 1958 to 2005. Ito siya guys. At ito ang kanyang katawan. Yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ito yung nakita ko dito na napaka-cute. Guys, nakipagmatigasan na talaga ako guys, tumasok ako. Gusto ko siya makita, ang cute niya kasi. Yan siya guys. Ito na ang malapit guys, Strike Master. Hindi naman tatawagin siguro tayong Strike Master kung hindi ko malapit. Master. Manufacturing siya ng United Kingdom. Dimension.
in service from 1986 to 1997, guys. At yan ang kanyang katawan. Yan siya, guys. Ang ganda. So, dalawang tao rin ang pwedeng sumakay. Kaya pala yung mga sumasakay dito is naka-oxygen. Yo, late na ako. Siguro marami pang magaganda dun sa loob dyan. Pero kailangan ko nang umuwi. At aabangan nyo ang part 2 nito. Yung part 2 nito, yung makikita nyo naman is yung nasa loob. At sa part 2 nito, may possible na makasama si Dagiki Vlog. Sa mga nandyan, mega love shoutout. Hindi ko na kayo i-design. Pero gusto kong i-shoutout yung Team Puyators na laging nakasuporta. Team Matching. Yung RG Farm. Maraming salamat po sa mga nandyan. Parang ayaw kong umalis. Parang ang sarap dito. Palubog na yung araw. Yan. Ito talaga yung pinaka-paborito na nakita ko rito. Ito talaga yung pinaka-paborito na nakita ko. Parang ang sarap sumakay niya. Ito parang nice. Tapos ito lang ang hindi natin na ano kasi wala nang nakalagay. Ito yung part na to.